Attorney, may nakausap kami na tungkol sa insurance ni Miss Olivia. Hindi nila ma-revive ang account nito dahil declared dead pa rin siya. Baka hindi pa napoproseso yung reappearance ni Olivia. Nag-follow up na ba kayo sa Department of Civil Registration? Yes, Attorney. As a matter of fact, I just called the CDR. And they double-checked the record. Wala siya nakitang kahit anong record ng reappearance ni Miss Olivia. Imposible. Nagpasa na ako ng affidavit ko at sinigurado ko pa na kumpleto ang requirements ko. Tagal ko nang inayos yung reappearance ko. Pero biglang nawala yung mga records ko. Anong ginawa mo? I can't believe this. Ako talaga pinagbibintangan mo. Sinasabi mo ba na hindi ikaw yung may gawa nun? May pruweba ka ba sinasabi mo? Wala, di ba? Kaya manahimik ka. Sinasabi mo na wala akong pruweba. Pero hindi mo rin naman dinideny. Sagutin mo ko. Ikaw ba ang humarang sa proseso ng reappearance ko? Nakakatawa ka. Sa tingin mo talaga, aaminin ko kung ako may gawa nun. So ikaw nga? Hindi ko sinasabi. Pero kung hindi na po-process ang reappearance mo, then maybe it's a sign na hindi ka na talaga dapat bumalik. Inaayos ko lang yung buhay ko, Melinda, pero ito yung ginagawa mo. Kulit mo! Gusto ko lang maibalik yung buhay ko sa dati. Hindi na mababalik yun dahil nandito na ako, Olivia, at hindi ako papayag na sirain mo yung buhay ko. Kaya bumalik ka na lang kay Salazar. Inasawa ka niya, malandi ka, bagay kayo. Ah, ano ba, Melinda? Gusto ko lang naman bumalik yung buhay ko sa dati. Pakasama mo! Malaking kasalanan yung ginawa sa akin. Kaya hindi mo dapat ikatawa yun. At saan ako dapat matuwa? Na bumalik ka? Hindi magyayari yun dahil sinisira mo ang buhay ko. Itawan mo ako! Melinda! Melinda! Ano ba? Itawan mo ako! Tama na! I said stop! Hey! Ano nangyayari dito? Ba't kayo nag-aaway? Ha? Ayaw ka babaeng yan! Nahiya ka! Ayokong makipag-away sa'yo pero hindi ibig sabihin na hindi ako lalaban. What's going on? Itong babaeng to, pinagbibintangan ako na hinaharangan ko yung process ng reappearance niya. Ikaw lang naman yung may motibong gawin yun. Well, hindi ko ginawa. At kung hindi pa napaprocess yung reappearance mo, then technically, you're still dead. So stay dead and leave because you're not even welcome here. Nakabalik na ako at buhay ako. Kaya ikaw yung umalis. Enough! Stop it, the both of you! Hindi ko hahayaan na magpatayang kayo dito sa pamamahay ko. Pamamahay ko pa rin to at ako ang magdedesisyon kung sinong aalis at hindi aalis. Tumigil na kayo sa pag-aaway ninyo. At pareho kayong hindi aalis. Kaya tigilan nyo yung pagtatalo ninyo. Ha? Umakyat ka muna sa taas, Olivia. Just leave! Isipin. Of course. Bye. T? Pampawala ng stress. Ano naman palabas yan? Ang plastic mo? Hindi ako plastic. Masaya lang ako. Dahil naging mabait sa akin yung tadhana. Kaya I'm paying it forward. Nagpapakabait din ako sa'yo.
hindi mo pa ba alam? Tumawag sa akin si Lucas. Ayos na raw yung certificate of reappearance ko. Kaya legally valid na ulit yung kasal namin. Yung sa inyo... Sa papel lang kayo kasal, kaya huwag kang magmalaki. May papel man o wala, ako naman yung tatawagin at pipiliin ni Lucas na asawa niya. Kaya nga kita ginawa ng tsaya, pangpakalma. Ang hiya ka! Ano ba, Melinda? Ano na naman to? Nag-aaway na naman ba kayo? Melinda! 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 Jennifer! Jennifer! Yes, papastat ko lang po yung mga lab results ng pasyente. Excuse me po. Sige po, thank you. Bigla na lang siyang namatay. Hindi namin alam kung bakit. Wala naman po siyang pre-existing condition, sir? Wala. She's perfectly healthy. Kita mo yun. Oh. Doktor daw dati yun. Nilapitan ni Boyet. May kinonsulta. Ayun, nagsipilahan na yung iba. Ay, sa ano? Mukha namang okay. Wala ka namang kulan eh. Sakit yung lalamuna mo. Sige na. Patingin nga muna akong lalamuna mo. Mukha bibig. Labas nila. Sabihin mo, ganito gawin mo. Kumuha ka ng asin. Ilagay mo sa maligamgam na tubig. Tapos gagawin mo 3 beses to sa isang araw. Isa sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Imumumog mo. Okay? Asin at maligamgam na tubig. 3 times a day. Okay. O, yun lang. Sige. Maraming salamat po, Doc. Okay. Sunod ka na. Wala. Susunod. Doc. Anong problema? Nalalabo po yung mata ko, Dok. Nalalabo yung mata mo. Hinga. Wala naman ako nakikita. Parang hindi rin naman katarata. Ikaw ba ay... Nagbabasa tuwing gabi? Minsan po, Dok. Pampantok lang. O kaya siguro nalalabo na yung mga mata mo. O ngayon, gawin mo, kapag may dumalaw sa'yo, pabili ka ng eye drops, ipatak mo, 3 beses sa isang araw, pagkagising sa tanghali, tsaka bago matulog. Ay, iwas-iwasan mo muna magbasa sa dilim, ha? Sige po, Dok. Salamat po. Okay. Susunod. O, yung iba, dito na sa akin. Tukdon din ako.